para sa ngayong video, dumating na pala yung in order nating camera. Brand niya ay Akaso. B50X. Ito po siya, yan. Dumating siya na nakarang araw. So, i-unbox na natin siya sa ngayon. Yung nga pala pagdating niya, nakalagay siya dito sa loob. Yan, dito sa loob. Para, ito pala ang tawag pala dito ay electronic protector. Yan. Pero, nasa sa inyo kung mag-avail kayo ng ganito o hindi. Kasi, pag nag-avail kayo ng ganito, may additional 200 pesos siya. So, pwede rin na hindi kayo mag-avail ng ganito. Pero, mas safe siya kung mag-avail kayo ng ganito, tapos ito siya nakalagay doon sa loob. Yan, nakalagay dito sa loob. Tapos, para kahit na anong tagtag, kasi pag nade-deliver yung mga rider natin, sobrang, yung iba malayo, nasa malayo, hindi siya ganong natatagtag kasi meron siyang protection dahil hindi siya naaalog ng ganun. So, hindi masyadong naalog yung camera natin doon sa loob. Yan. Yun nga pala, in-order namin ito, may mga kasama siyang accessories. So, ang price niya is nasa 4,899 pesos. May mga isang sa ibang ano, sa isang sa 4,899 may mga kasama siyang konting accessories yan. Yan kasama itong charger, sa yung battery, dalawang battery, tapos itong tripod yan, sa ito yan. Remote. Saka marami, marami. Tapos nag-add-on kami ng 23 pieces na accessories. Ayan. Ito siya yun. Ito. Marami to. Ayan, pinagsama-sama ko na. Meron dito sa kamay, meron dito sa katawan, sa dibdib, tapos meron sa ulo. Ayan, basta marami siya, marami siya. So, bubuksan natin itong, ano, itong camera dito sa loob. Bubuksan natin na. Bukas mo, makikita mo dito yung yan, napakaganda. Andito yung manual niya. Yan, manual. Paano siya i-set up. Yan. Tapos, ito yan, ito yun. Wait lang. Yan, ito yan, napakaganda oh. Ang angas oh. Yan na. Yun, meron siyang ano, meron siyang pang waterproof na ano na na cover ito. Ito sa may libre din siya sa likod kung sakali masira siya may isa dito. Buksan natin itong pinaka-camera. So, mapapansin nyo po, meron button dito, meron din dito. Tsaka meron dito up and down button. Tapos meron siyang, ito yung ano niya, yung pinaka-charger niya. Tsaka yung sa mic, tsaka yung SD card. Tsaka sa kanya. Tatlo. Tapos, ito yung sa battery. So, yan, yan, yan. Push nyo lang, palabas. Yan, mabubuksan nyo lang yung battery. Lagay ng battery. Tapos, ito yung battery niya. May libre siyang dalawang piraso. Yan. Ito na rin. May charger na rin siya. So, may charger. Tapos, may battery. Yan, dalawang piraso. So, pili natin siyang ilagay doon sa pinaka-ano, pinaka-camera na. Meron naman siyang guide kung paano hindi ka malilito kung paano. Hindi mababalik tayo. Ilagay natin ngayon para testing natin kung magana siya. Then, tapos, push na natin ito. Long press. Makikita mo, nagbubukas na yung sa screen niya. Akaso. Ayan. Nakalagay. No SD card. Kasi in order namin siya, hindi kasama talaga yung SD card. Kaya, kailangan pa namin ano, bumili ng SD card. Hindi ka talaga siya kasama dito. Hindi pa pwede magamit kasi yun nga kailangan, kinakailangan ni SD card. So, kaya ang mangyayari dito, pag dumating yung SD card na in order ulit, saka na natin ano siya, papaganahin ng ulit. Kaila,
hindi siya magagamit, wala SD card. Yan. Yan, marami itong ano, touchscreen na rin siya, tapos marami siyang ano, ito yung mga settings, kung ano yung gawin dyan sa video, yung kung ano yung mga resolution na gusto nyo. Yan. Nakikita yun dyan sa video screen. Okay, natanggalin pala natin yung cover dito sa my screen niya para makita niyo yung settings ng ano ng camera. Okay, dandanin natin ganyan. Talaga na siyang camera yan. So mapapansin niyo, meron dito settings. Ayan, settings. Pindutin niyo lang. May makikita kayo diyan, photo, self timer, first photo, video, time lapse, slow motion. Yan, time lapse. Wait lang. Tapos makikita nyo po rito sa resolution. Ayan, may resolution, image stabilization, gyroscope, video encode, slow motion, still photo time, time lapse interval. Yan, loop recording time, external microphone, audio record. Yan, exposure value, ISO white balance, meter, plus color. Yan, makikita nyo dyan. Tapos pag pinindot nyo po itong sa settings, makikita nyo yung makikita nyo itong angle, diving mode. Sa diving mode, kailangan magbabago. Pag na i-on mo yung diving mode nito, magbabago yung kulay niya, kasi sa ilalim ng dagat hindi ganong maliwanag. So kaya paano lumiliwanag ng konti pag inon mo siya. Magkakaroon po siya ng pagkakaiba yung naka-on at saka hindi. Tingnan mo natin yung naka-on po, yung diving mode. Ito natin, tingnan sa camera yung sa video. Yan, ganyan ang kulay niya pag naka-on yung diving mode. So pag hindi siya naka-on, ganito settings. Ayan, diving mode. Pag naka-off siya, ayan, naka-off na siya. Punta tayo sa video. Ayan, ganyan yung kulay niya. Medyo light siya konti. Ayan, may pagkakaiba sila. So, makita mo rin ito sa video. Pag nagkakamera ka na, ayan, sa video, makikita mo dyan. May mga resolution dyan. Ayan, mga resolution dyan. Ayan, merong 4K 30fps, 2.7K 30fps, yan, 2K 60fps, yan, basta marami pong pagpipilian dyan. Nasa sa inyo na lang po yan kung ano yung setup nyo, ano yung gusto nyo. Yan. Tapos pagdating naman sa camera, pagdating sa time, itong timelapse natin tawag dito sa una, pagka ito ay nag-ano ka sa picture to, photo sa photo lang. Ito sa baba, time lapse pag nagvi-video ka. Yan. Yan, ito may mga diving, slow motion, basta marami po yan dyan. Yan, piliin nyo na lang po kung ano yung gusto nyo. Kung gusto nyo mag-picture, iset nyo lang sa photo. So, pipindutin nyo sa, yan. Set lang sa photo yon. Naka-photo na siya. Yan, pwede na may picture-picture. Pero kung gusto nyo video, tap nyo rin tong video. Yan, pwede, yun naman ang ano, pag gusto nyo mag-video, video na kayo. Yan, ganyan. Ito yung front view niya. Ito yung side. Yan, ito yung back niya sa may screen. Yan. Ito yung sa may memory card, tsaka USB charger, tsaka yung sa microphone. Yan. Yung lens pala niya, nakikita nyo mga, naka-outlay siyang konti. Ang ganda, napakaganda niyang tingnan. Dito sa taas, meron siyang button. Ayan. Tsaka dito sa gilid, sa may baba, kanan, meron button dito. Dito sa may gilid, sa may likod din, dalawa, up and down yan, button. Ayan. Nung nakita ko sa picture, hindi ko akalain na ganun pala siya kaganda. Ang cute-cute niya. Ayan, no? Sobrang ganda niya. Liit lang, pero napakaganda niya. Ayan, napakalino ng camera niya. Ayan, makikita nyo naman po. Anong una, kinabakan ako na baka pag tumating yung in-order kong camera ay hindi siya ganun kaganda o ma-disappoint, baka ma-disappoint ako. Pero
So far, okay naman siya nang dumating. Tapos napakalinaw ng kuha niya ng camera. Basta ang ganda, sobrang ganda niya. At ito, ito yung camera na pwede natin gamitin sa vlog, pan-travel, ganun, picture, video, may mga okasyon, kung ano man. Pwedeng-pwede siya, suwak na suwak sa budget nyo. Pero nasa sa inyo din yan, kung ano yung preferred na ano nyo, sa budget nyo. Kayo din ang ano, mag-decide nung kung ano yung gusto yung piliin. Pero ito, nirecommend ako para sa inyo. Kahit na ano, V50X, sobrang ganda ng ano niya, ganda ng video niya. Kaya kung ako sa inyo, pwedeng-pwede to sa inyo. Ipapakita ko na sa inyo yung in-add-on naming accessories, tsaka yung libre niyang kasama na dito sa 4,899 pesos. Ito na yun. Yan, ito para sa dagat. Pwede mong alihin yan. Tapos ito, may remote siyang kasama. Yan, pwede mo. Battery. Yan. Charger ng battery. Tapos, yan, ito yung charger niya. Tapos ito yung tripod. Tapos ito yung dito sa tripod, kinakamit na nung kinaka-camera. May isang tripod na libre. Tapos, yan, mayroon pang pang waterproof na cover dito sa likod. Dito. Ito, libre siya. Tapos may mic na rin ito. Kaso lang yung mic nito, Type-C siya. So, kailangan ng adapter nito para mag-USB papuntang Type-C. Yan. Pwede ka naman bumili. Mamagpipili naman sa akin ng ganito. Kailangan mo dito, micro-USB dito sa may dito sa camera. Tapos, ang pinaka-female niya ay Type-C. Tapos yan, marami yan dito. Ito, yan. Pwede dito sa, ito yun, sinusuot dito. Tapos, dito nakalagay yan. Adaptive. Tapos, ito. Pang ano, pang lagay sa ano. Pag ililipat mo yung camera mo dun sa likod, kung may top box ka, pwede dito. Yan, hanggang yan. Yan, apatong lang sa box. Tapos, pwede mo nang, ano, kasi dumidikit siya. Yan, ngayon sa tanggal yun. Nakadikit siya. Tapos ito yung sa kamay. Yan, dito. Sa kamay, yan, yan. Kung nagbabike, pwede rin sa nagbabike. Tapos ito naman yung sa, ano, sa ulo. Dito. Nalagay sa ulo, gano'n. Yan, tapos marami pa, may mga, ito pa, marami pa ang dito. Libre. Hahanapin ko pa kung saan to pwede ikabit. Sa motor, pwede rin yan sa motor. Marami. So, bali lahat ang nagastos ko dito ay 6,062 pesos. Kasama na yung mga in-add-on kong accessories. Tapos yung na 23 pieces. Tapos meron siyang kasama na rin ito, electronic protector. Yan, kasama na rin ito. Pati yung mic 400, yan. Tapos lahat-lahat na siya, umabot na siya ng 6,062. Kung gusto niyo naman camera lang ang bibili niyo, ang price po nito ay nasa 4,899. So may mga kasama na rin siyang accessories dito sa loob. So kung gusto niyo mag-add-on, mag-avail kayo ng mga ibang accessories, may mga pagbibilian naman doon. May mga 42 pieces, 23, 15 pieces. Basta makikita niyo doon sa ano. Kung gusto niyo mag-add-on, nasa inyo naman 'yan kung mag-a-add-on kayo o hindi. Ang napili namin, nag-add-on kami para marami kaming makikita na pwedeng gagamitan sa motor o kaya sa helmet o kahit saan ano, nandito na siguro lahat sa in-add-on namin 23 pieces. Kaya umabot siya na 6,062. Pero sa 6,062 na yun, may mga kinilim kaming voucher doon sa ano, sa Shopee, kaya medyo nag-less yung konti, ba 50-50 ganun, nabawasan siya kahit paano. Kaya umabot na lang siya ng 6,062. Kung gusto niyo mag-avail ng Akaso camera na V50X,
Ilalagay ko lang sa baba ng description para kung saan ako bumili, pwede rin kayo mag-order doon. Ayan, ang masasabi ko din sa product na to, kung ano yung nasabi ko at naobserbahan ko, yun po ay sariling opinion ko lamang. Alright mga guys, dyan na po nagtatapos yung video natin. Subscribe nyo rin po ako sa YouTube channel ko, Kuya Tolis TV. Please follow my FB page, Kuya Tolis Vlog.